Please subscribe. Ito Manny Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ng awayan. Walang record na nakipag-away ito. So okay lang 'yun kay Tito Manny. O ito po, no? Lahat po ng Kalingap Angel, masasabi po natin na talagang lahat po sila ay magaganda, no? Pero lahat din po sila ay may mga pinagdaanan talaga na mabigat sa buhay. Ano po, kumbaga, dumaan sila sa matinding pagsubok, ano? Lahat po sila, kanya-kanya silang pagsubok, ano po, hanggang sa sila ay natagpuan ng Kalingap. Ano po? At papanoorin po natin ang video at bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po ay bumabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna Vlog. Kung nanonood po tayo ng kanilang mga video, ay huwag po natin skip yung ads upang sa ganon ay patuloy tayo makatulong sa kanilang adhikain sa pagtulong sa ating kapwa na naghihikaw sa buhay. O ito po yung video na kung saan ay andito yung mga Kalingap Angel, at ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Mama.
Kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang tagpo. Huwag kang mapagod, tayo'y maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na natin yung video, no? At dito nga po, nakita natin na talagang lahat sila ay magaganda, no? At lahat sila ay mabait, ano? At lagi lang sila nagpapakumbaba. Yun po ang lagi nilang sinasabi, ano? Na kailangan ay huwag magbago. Ano po? Madalas pagka sila po ay pinagsasalita, yun po ang kanilang sinasabi, na ang kailangan daw ay huwag talaga magbago. Yun naman po ang karapat dapat, ano? Kahit na po sila sabihin natin ay nakakaluwa na sa buhay, ganun pa rin, ano, ang dapat na kanilang pagkatao. Ibig kong sabihin, ay lagi lang po nilang iisipin kung saan sila nagsimula. Ano po, nasa ganun ay lagi silang pataas. Ano, ganun po ang maganda, yung lagi mong iniisip kung saan ka nagsimula. Ano, hindi po yung iniisip mo kaagad ay kung nasaan ka na ngayon. Ano po, mas maganda isipin ay kung saan ka nagsimula. Ano po, at yun na nga, ano, lahat po talaga sila ay dumaan sa matinding pagsubok, ano, at kanya-kanya po silang pinagdaanan, ano, ng pagsubok sa buhay. Katulad po ni Rina, siya ay dumaan, ano, sa matinding karamdaman, ano. Parang si Rina ang medyo mabigat, ano, medyo mabigat yung kanyang pinagdaanan na pagsubok sa buhay. Na hanggang ngayon ay lumalaban pa rin si Rina, ano, upang sa ganun ay makamtam niya, ano, yung lubusan na kagalingan. Sabi nga po dun sa kanta, ay huwag kang bibitaw, ano. At si Rina,
Ay nakikita naman po natin na napakalaki na po ng kanyang improvement, ano? At ito naman po si Joy, ano? Si Joy eh medyo nakaraos na po talaga sa buhay, ano? At masasabi natin ngayon, yung pangarap niya na siya ay magkabahay, ano? Meron na, ano? Kasi yung po dati ang talagang pinoproblema nila yung bahay, ano po? Kasi kung natatandaan nyo, pag umuulan po noon, ay umuulan din doon sa loob ng bahay nila Joy. At yung problema niya po noon ay yung kanyang pag-aaral, ano? At ngayon nga po ay ayan na, ano? Natulungan po siya ng kalingap, ano po, upong sa ganun ay maging maayos ang kanyang kalagayan, ano? At ito po si Dara, ano? Dalawa lang po silang magkapatid na talagang nandun po sila sa bukid, ano? At yun na nga po, no, ang problema din nila Dara ay bahay, ano? At ngayon po ay talagang pinagawa na po sila ng bahay ni Lakalingap Rab, ano? Sa ngayon eh, hindi pa tapos, ano? Pero magagawa na po yung bahay ni Dara. At yung kanyang problema na tungkol sa kanyang pag-aaral, ay yun po, no? Nasasagot na rin po ng Kalingap at ng mga sponsor, ano? Na siyempre nakakapanood po sa binablog ni Kalingap Rab, ano po? At ganoon din po si Melka, ano? Si Melka ay medyo matindi rin po ang kanyang pinagdaanan sapagkat ang kanyang mga magulang ay mga bulag, ano, yung kanyang mga magulang. At ito pong sila Melka ay talagang kung hindi magtatanim sa bukid ay hindi po sila kikita, ano. Pero sa ngayon ay okay-okay na po ang kanilang buhay sapagkat natutulungan po sila ng Kalingap. At ang isa pa po rito ay may balak din po si Kalingap Rab na paggawan po sila ng bahay, ano po. At ganoon din po si ano po ba si Rosanne, ano po, si Rosanne na talagang dati-dati ay lagi po siya nagtitinda ng walis, ano, walis po ang tinitinda ni Rosanne, ano. At ang problema din po niya yung kanyang pag-aaral, pero ngayon ay maayos na, ano, pagdating po ng Kalingap ay inayos po ng Kalingap ang kanyang kalagayan katulad po ng kanyang pag-aaral. May sumasagot na po, ano, yung pong ninang ni Kalingap Rab. Parang si Mang Marilyn, ano. Yun po, no, maraming salamat po dun sa sponsor na sumagot sa pag-aaral ni Rosanne, ano. At yung kanilang bahay, ipapagawa din po ni Kalingap Rab. Tunayan nga po niyan, parang bumili na ng lupa, ano, sila Kalingap Rab, upang sa ganun ay mapatayuan po ng bahay, ano. At si, ito pong si Beyonce, ano, na talagang, ito po ay talagang ano, ito, naglalaba po siya, no? Naglalaba po siya na tumutulong po siya sa kanyang ina pagka sila po ay talaga nangangailangan ng pera, ano po. At ngayon, ay masasabi po natin na medyo nakakaraos-raos na rin po sila sa buhay, ano, nung matagpuan po sila ng Kalingap, ano po. At gagawin din po siyang scholar ni Kalingap Rab, ano. At si Carla, ano, si Carla na nagtitinda rin po siya ng puto, ano, upang sa ganon ay meron po siyang pambaon, ano. Ngayon, hindi na po siya ng problema sa kanyang pambaon, ano, sapagkat natagpuan po siya ng Kalingap at ngayon ay nabibigyan na po siya ng Kalingap, ano. At yun nga po dati ng mga problema nila sa bahay ay napagawa na po ni Carla, ano, sa pamamagitan po ng Kalingap. Siyempre, ganun din po sa mga lahat ng sponsor, ano, doon po sa Kalingap Angel na talagang tumutulong din po, ano, kay Kalingap Rab upang sa ganun ay maging maayos ang buhay ng tinutulungan ng Kalingap, ano. At sino po ba? Si Dara, si Joy, si Melka, si Rosanne, si Carla, at si Eden, ano, si Eden, ang problema din po niya ay yung kanyang pag-aaral, ano, at yung kanyang bahay, ano, na pag umuulan, umuulan din sa loob. Nung nakaraang vlog po ni Kalingap Rab, sabi po niya, ay ipapaayos nga daw po niya yung bubong ng bahay ni Eden, ano. At palagi din po siyang binibigyan ng Kalingap ng kanyang pang-alawan sa kanyang pag-aaral. Kaya napakalaki po ng tulong ng Kalingap, ano, doon po sa mga Kalingap Angel na talagang nung matagpuan po sila ng Kalingap, medyo nakaluan po sila sa kanilang buhay at sa kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw, hindi na po sila namumblema. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang paghahanap buhay, siyempre. Sa ganon, siyempre, yung binibigay ng Kalingap, pwede nilang maipon, ano, o kaya pwede nilang magamit sa ibang bagay, ano po. Kaya
Ayun po, no? Nakakatuwa naman po kung alimbawa, tinutulungan po ng Kalinga pero hindi po humihinto sa paghahanap buhay, ano? At natuloy-tuloy lang po yung kanyang paghahanap buhay. Mas nakakatuwa po yun. Tulungan yung mga ganun, ano? Katulad po ng mga Kalingap Angel na talagang tuloy-tuloy, ano, yung kanilang paghahanap buhay. Bagamat nandiyan na yung Kalingap na sumusuporta sa kanila at mga sponsor na sumusuporta po sa kanila, tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang paghahanap buhay. Kaya nakakatuwa naman po itong mga Kalingap Angel, ano, at karapat dapat din po silang tulungan, ano po. At siguro, sila rin po ang itinuro ng ating Panginoon sa Kalingap, ano, upang sa ganun ay mapuntahan, ano po, kumbaga ginamit na instrumento ang Kalingap, upang sa ganun sila ay mapuntahan at matulungan, ano po, at maging maayos ang kanilang pamumuhay. Alam naman po natin lahat na si Kalingap Rab, pagka po yan ay tumulong, kahit po sila Kuya Bal Santos Matubang at ibang charity vlogger, Kalingap partner, ano po, ay pagka tumulong ay talagang tulong po talaga, ano. Ako po talagang napapahanga po ako lalong-lalo na po siyempre kay Kalinga Prab at kay Kuya Bal, na hindi po nila iniiwan, ano, hindi po nila iniiwan hanggat hindi maayos ang lahat. Tulad po ni Kuya Bal, ano, yung pong pangyayari kay Piniel, talagang hindi niya po iniiwan, ano, hanggat hindi na ilibing yung ama, ano. Kahanga-hanga ang ginagawa po ng Kalinga, ano po, talagang naandun ang pagtulong nila at taos sa puso nila ang ginagawa nilang pagtulong sa kapwa na nag-iikaw sa buhay. Kaya patuloy lang po natin suportahan, ano po, ang Team Kalingap, ano po, lahat ng Kalingap partner, mga reactor ng Kalingap, ano po, at ganun din, siyempre, lalong-lalo na sila Kuya Bal, ano, at Kalingap Rab, at Ate Edna, na siyang talagang makikita natin na hindi lang po yung mga nag-iikaw sa buhay ang kanilang tinutulungan, maging kami ng mga small YouTuber ay tinutulungan din po nila, no. For example po, katulad ko na may sakit po ako na patuloy po ako nagagamot, pinayagan po ako ni Kuya Bal Santos Matubang na mag-reactor, ano, sa mga content ng Kalingap. Upang sa ganun, yung aking pong sweldo ay maibili ko ng aking mga gamot, ano, sa aking mga pangangailangan. Kaya ako po ay talagang lubusan nagpapasalamat sa Kalingap, ano. Maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. At ganun po sa mga sponsor ng Kalingap, ano po, at lahat ng mga viewers. Ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.